Hello everyone. So now let's cook our lunch for today and another dish. So ipapakita ko sa inyo kung ano po yung ating iluluto. So ito ay isang idea na mga maraming nagtatanong sa ano yung naka-employer ng mga Chinese kung ano yung lulutuin nila, nahihirapan sila kung ano yung masarap na luto ng mga Chinese. So ngayon magluluto po tayo ng Chinese special dish. So, pwede nyo po itong gagayahin dahil sobrang madali lang po siyang lutuin. So, ngayon meron po tayong pork. Ito, yung pork. Ganito. Yung satyan siya. So, ngayon nag-slice tayo ng good for 9 person. 8 to 9 person. So, kung kunti lang yung employer ninyo, so, kayo lang dalawa ng alaga nyo or isang employer. So, ito po siya. Mga ganyan lang. Pwede na siya. So, i-adjust niya lang po yun. Tapos, damihan niyo na lang po ng onion. White onion. Kasi, mas marami pong white onion dito sa Taiwan. So, ngayon, mag-slice tayo. Tapos, babalik po tayo. Ating ingredients. Ito yung pepper, pamintang durug, sugar, tapos ito yung ating five spices powder, pero pwede na din itong hindi gamitin. Tapos ito yung black pepper natin. Tapos meron tayong garlic pepper na yung nakamix na siya. Pero pwede din hindi na yan gamitin. Pwede na ito na lang. Ito pwede na hindi gamitin. Pero nilalagyan ko pa rin. Baka meron kayo ng ganyan sa inyo. Tapos ito meron tayong soy sauce. Ito yung toyo. At saka ito yung oyster sauce. So, meron din tayong magic sarap. Kung wala tayong magic sarap, basta kahit ano na lang na pangpasarap sa inyong bahay. Tapos, meron tayong magic sarap din ito. Parehas lang din to siya. So, syempre, meron tayong asin, salt, at itong rice wine. Ito po yung ating ginagamit na pang marinate. Yan po lahat yung ingredients natin. So, imimix na po natin siya together. Lahat yan, magmimix po tayo. Slice lang po natin itong sibuyas, white onion. So, kailangan lang natin siya hugasan. Hugasan ko ito after. So, buong onion yung gagamitin natin. So, ganyanin siya pag-slice. Madali lang siya. Easy stick. Yan. So, hindi natin siya isiparit. Ganyan na lang. Kasi mas madali. So, huwag niyong kalimutan yung ahos ninyo. Pwede na ganyan na siya. So, magiging siparit yan mamaya. Ganyan. So, let's make a marinade. Marinate po tayo. Set aside muna natin. Magic. So, wala po tayong measurement dito. So, ito, uunahin natin ang soy sauce. So, pwede natin siya itansya lang. Yung ganyan lang. Tingnan nyo. Huwag nang damihan masyado kasi maglagay pa tayo ng oyster sauce. So, ito namang oyster sauce. Itong oyster sauce, titingnan natin. Huwag din damihan masyado. Kasi maglalagay tayo ng asin. Kasi kung puro sauce siya, ang itimpla natin is masyado siyang maalat. Ang ano kasi dyan, so,
Kasi kung lahat siya soy sauce, ito, kung lahat ito gagamitin natin pang timpla, ay mag-itim masyado yung ating karne. So, lagyan natin siya ng asin. So, lagyan natin siya ng konting asin. Ganyan lang. Tapos, paminta. Ano tong paminta? Pwede nyo siya, yung paminta na ito, pwede na siya gamitin. Pwede din itong durog. So, it's up to you. Pwede nyo naman i-skip yan. Pwede na wala yan. So, isang ganito lang din. Teaspoon ito, teaspoon. Measurement. Pagkatapos, lagyan natin siya ng 5 spicy soy powder. Mahirap. Yan. Ganyan lang. Mga 1 tablespoon lang din. 1 teaspoon. Mga ganito lang din karami. So, lagyan natin siya ng ito ang gagamitin ko. Ito ang gagamitin ko na ano. Actually, nalagyan na siya ng pepper. Pero ang garlic kasi is masarap siya ang garlic. So, yan. Medyo marami yung nalagay natin. Tapos, syempre, para maging masarap yung ating ano, para maging masarap siya, lagyan natin siya ng magic syrup. Ano ba? Dapat nakabukas siya, no? Pero malinis naman yan. So, lagyan natin siya ng magic syrup. Ito yung magic syrup is 1 teaspoon lang din, yung ganyan lang din. Parang isang pack lang din siya. So, para magtubig yung ano natin, rice wine. Rice wine. Kunti lang, mga 1 kutsara lang din na rice wine. Or, dagdagan natin konti ng rice wine. Siyempre, para maging masarap, dapat mula sa puso yung ating pagluluto. Mula sa puso. Kung gusto nyo, pwede nyo siyang lagyan ng limon, calamansi. Yan. Tapos, mamaya, pag maluto na, pag kulang po ang ano, kulang po ang lasa, pwede nyo siyang dagdagan. Dagdagan natin ang soy sauce konti. Konti lang. Yan. Kayo na bahala kung gaano karami. Basta, yan na po yung ating mga ingredients. Hello guys, may tip ako sa inyo. May tip. Tapos, ano, na-chins kasi yung aking mind kasi ayoko nang gumamit ng sugar. So, naisipan ko para mas masarap at lumambot ang ating pork ginisaw with onion, ano bang tawag dyan, basta kasi pang Chinese siya, so hindi ko alam kung anong term niya talaga na name. So ito po yung ginagawa natin, lalagyan natin siya ng pineapple. So habang nagdudurog pala ako, hindi nag-work yung ating video. So ito siya yung pineapple, na fresh pineapple talaga. So dinurog ko siya ng paganyan. Ganyan. Pwede nyo siya kamayin, pero ito kasi is limo, so para hindi siya mahirap, pwede nyo siya kamayin. So gumamit ko ako ng ganito, para siya ma-squeeze. So yan, lumabas na po yung sauce. Yan, lumabas na po yung sauce. So atin siyang ilagay sa ating maliit. Ilalagay na po natin yung durog na pineapple. Ilalagay na po natin siya. At ipapalabas po natin yung sauce. Ito naman ay ginamit ko sa pag ano. So okay lang yan. Hindi na kasi kakainin ko yung ano. So, ayan, nilabas na po natin yung sauce. At ganyan natin. Mix together. Ayan, mix na siya. Sobrang sarap nito kasi kompleto yung ating ingredients. So, ayan. Hey. Gumamit po tayo ng used oil. Ayan. Ito,
itong ahos is, bali, hindi ko ito napakita kanina. One of the ingredients po itong ahos. Hindi natin kakalimutan. Pero kung may sibuyas na ano naman tayo, pwede na tayong hindi maglagay ng ahos. Okay? So, ito na mga pagkain. So, start natin ilagay ang ating karne. Titik. Ano ba yun? Okay, titikman na natin yung pork. Yung pork ito. Diba? Ito yun. Titikman na natin. Lambot, masarap. Sama natin yung sili. Ay, nasama yung sama natin yung sili. Hindi maanghang. Tapos titikman din natin yung onion, sibuyas. Yan. Sarap siya.